Ayan, si Jeremiah Matubis ang ating miracle baby. Welcome sa unang hirit. Tinaningan po noong 1-year-old pero ngayon 14 years old na siya. Yes. And of course, makakasama po natin ang kanyang lola, si Lola Lulu. Magandang umaga po sa inyo, Lola and Jeremiah. Yes, Lola, pwede bang pakilarawan sa amin ano ba ang kondisyon noon ni Jeremiah nang magkaroon siya ng sakit na biliary atresia? She was very critical na noon. Malaki ang tiyan niya at patuloy na lumalaki kasi yung kanyang atay na mamaga. Mm-hmm. Dahil yung condition na yan, either non-existent yung bile ducts or barado. So yung bile na dapat lumabas through the ducts, hindi nakakalabas, bumabalik sa liver. Mm-hmm. And it scars the liver. Yun ang sanhi ng unti-unting namamatay yung liver niya. And yung chances po of survival that time, anong sabi ng doktor? Liver transplant lang ang option, which during her time, wala pa noon dito sa Pilipinas. Ang lahat ng merong biliary atresia, pumupunta either Taiwan, Hong Kong, Japan, or the US, which masyadong mahal. Yes, magkano ho daw ang kailangan gastusin kapag ganun? Sa Taiwan, during her time, was from 2 to 3 million pesos. Mm-hmm. Sa US, of course, ang mahal, 10 million. Even wow. Japan, 10 yes. million pesos. Which wala naman kaming pera. Naging hopeless ho kayo, Lola, that time? We were on the verge of feeling hopeless. We were desperate, of course, yes. No? Kasi kami naman ni Jess, ordinary working people lang naman kami. Jess po is the lolo, no? Si Lolo Jesus. Oo. Oh, oh. Jesus pa talaga ang pangalan. Kailan po tinaningan ng buhay si Jeremiah at ilan na lang daw yung buwan o taon na bibilangin mm-hmm. dapat? Natuklasan namin na may biliary siya, 4.5 months old na. So, hindi wow. na siya pwede sa Kasai procedure, mm-hmm. which is the temporary solution sana. Mm-hmm. So, ang sabi nung doktor, she has only up to 1 to 2 years old. At iyan po, iyan ang itsura, no? Pinapakita oo, natin yan. Ang itsura masyado ni Jeremiah. Ano sa ospital ho yan dito sa atin, no? Hindi nyo na ho din nila sa ibang bansa. Hindi. Ito, paalis na sila niyan. Paalis. Going to the US. Yes, oo. Okay. Ito, nasa PGH yan. We were, you know, waiting for help. Mm-hmm, mm-hmm. Ito naman, nasa US na siya niyan. Ano pong ginawa ng pamilya para malagpasan itong pagsubok na ito? Of course, we ask help kung kani-kanino kami humingi ng tulong dahil nga ang kailangan namin ay milyon-milyon. Ang PCSO hindi pa naman nung nagbibigay ng because unknown pa yung biliary atresia during mm-hmm, that time. Mm-hmm. Almost everybody gave up on Jeremiah except her doctor, who is Dr. Hermana Gregorio, yes. and the family. Uh-huh. Dasal lang kami ng dasal. Wow, we were the hopeful. Power of prayer, no? Yes, the uh-huh. power of prayer. So, nung masyado na kaming desperado, dumalaw yung kapatid ko, who is a church pastor. Yes. At ang sabi niya, ate, kamusta yung hinihingi niyo mga tulong? Aha, uh-huh. Oo nga, humihingi kami ng tulong kung kani-kanino. Kanya lang talagang tulong sa Diyos ang dumating. Oo, ang sabi niya, did you ask God for help? Yes, aha. Uh-huh. Jeremiah, how are you today? Naikwento sa iyo yung mga pinagdaanan mo, I'm sure, no? Anong pakiramdam? Kamusta ka ngayon? I'm doing really good right now. Compared like this is 13 years ago, I'm doing very well. Yeah, and she's very normal. Yes. I'm doing very well naman in my studies. And, you believe in miracles? Of course, yes. Uh-huh. I really believe in miracles. Like anything is possible if you just pray to God. Jeremiah, ito bang naging karanasan mo? Napalapit ka talaga sa Panginoon kapag binabalikan mo itong pinagdaanan mo? Yes po. Every time I pray po and always like remember it and think about it, I always get closer to him po. Mm-hmm. Laking lola po si Jeremiah, no? Well, oo, kasi her mom noon busy studying, yes. preparing for the board, and then eventually she flew to New Zealand. So madasalian si lolo at si lola talaga para sa kanilang apo. Ano pong mensahe niyo kay Jeremiah, Lola? Well, she should never forget that she's a living testimony of the God's power and love. Yun mm-hmm. na lang. Ang lagi namin sinasabi sa kanya. Mm-hmm. She's so blessed. Jeremiah, sa mga kabataan na katulad mo, anong masasabi mo sa kanila? Always remember na parang like to
never like forget, like, because God's like always there. And of course, like, people my age, they should always remember to like be close to God. Yeah, be close to God. Always pray to Him. Never forget Him. Like, always ask for help whenever yes. you need it. Yun naman ang ating direct contact, panalangin. Maraming salamat po, Lola Lulu. And of course, Jeremiah, we're happy that you are with us today. Tandaan mga kapuso, mapapasa atin po ang himalang ninanais basta tayong mataimtim kung manalangin sa araw-araw. Napaka-powerful po ng dasal. Alright, magbabalik po ang unang hirit. Diyan lang po kayo.